The Midnight Hauntings. Ang aking nakakakalapot na kwento ay nangyari nung ako ay dalaga pa. Pakitago na lamang ako sa pangalang Maria. Nangyari ang lahat ng ito noong 90, noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Halos lahat kasi ng mga kaedad ko ay nagsisimula na magkaroon ng mga boyfriend. Ang bilin sa akin ng aking mga magulang ay huwag daw akong magpapaligaw ng basta-basta at mamili ng lalaking magalang. Kailangan daw ay mayaman ang pamilya para kaya akong buhayin. Lingit sa kalaman ng aking magulang, ako ay may nobyo, si Ernesto. Nang mahuli kami ng aking magulang, pinuntahan ko si Ernesto at inaya niya ako magtanan pauwi sa kanilang probinsya. Pumayag ako at kami ay bumiyahe nung mismong gabing iyon. Ilang buwan kami nagsama ni Ernesto, ngunit napansin kong nag-iba ang kanyang ugali. Sinisisi niya sa akin na nagtrabaho agad siya kahit binata pa lamang siya. Lumala ang sitwasyon nang sabihin ko sa kanya nagdadalang tao ako. Pinalayas niya ako sa kanilang bahay nung ako ay 8 buwan ng buntis. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Wala akong pera pamasahe pa uwi at kahit meron man ay hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng magulang ko. Lalo na't ako ay nagdadalang tao. Laki Maynila ako at hindi ako pamilyar sa probinsya na ito. Nilapitan ako ng isang matandang lalaki at inalok ako ng makakain. Sa gutom ko ay agad ko itong tinanggap. Nagpakilala siya bilang Rogelio at sinabi niyang nangangailangan siya ng servidora sa kanilang karinderya. Swerte daw ang puntis sa negosyo. Tinanggap ko agad ang trabaho at pinatuloy ako ni Rogelio sa isang maliit na apartment na pagmamay-ari niya kapalit ng unang sasahurin ko. Pumayag naman ako dahil kahit papaano ay may matitiran ako bago makapagplano ng mga susunod na pwede kong gawin kapag ako ay nanganak. Kinabukasan ay kinatok ako ni Rogelio at isinama niya sa kanilang karinderya. Malaki ang karinderya nila at dinudumog ng tao, ngunit mabagal ang pagbigay ng order dahil wala silang servidora. Si Rogelio ang tumatanggap ng mga orders at ang kanyang mga anak naman ang mga nagluluto daw sa kusina. Umalis daw ang huling servidora kaya wala na naghahatid ng mga pagkain sa mga customers. Ang trabaho ko lamang daw ay ihatid ang mga pagkain iaabot sa akin ni Rogelio. Ang nag-iisang bilin lamang niya ay huwag na huwag daw akong papasok sa kusina. Ako ay nagtaka, ngunit hindi ko na lamang ito pinansin. Ilang linggo ang makalipas ng aking pagtatrabaho ay napansin kong maraming suki ang karinderya. Masama ang titig ng aking mga hinahainan at lagi silang nakatitig sa akin dyan kapag ako ay dumadaan. Isang araw, nagpahinga ako sa labas ng karinderya nang lapitan ako ng isang matandang babae at hinila ako sa sulok. Binulungan niya ako na mag-ingat sa karinderyang pinagtatrabahuan ko dahil anak daw niya ang huling servidora dito. Tinaboy ni Rogelio ang matandang babae at binalaan na huwag daw siraan ang kanyang negosyo. Sinabihan ng matandang babae na ibalik nilang mga aswang ang kanyang anak. Nanlisik na lamang ang mata ni Rogelio at agad na tumakbo palayo ang matanda. Noong gabing iyon ay nakaramdam ako ng pagkatakot kay Rogelio at sa mga tao sa karinderya. Nagtaka ako kung bakit masama ang tingin nila sa akin dyan at kung bakit bawal ako pumasok sa kusina. Naalala ko ang sinabi ng matandang babae, mga aswang sila sa karinderya. Kinabukasan ay pinaghandaan kong silipin ang kusina. Kakaunti lamang ang mga kumakain ng araw na iyon at saktong may kausap si Rogelio sa labas. Kaya naman, dali-dali akong lumapit sa pinto ng kusina at nabigla sa aking nakita. Hile-hilerang mga laman loob ng tao ang nakasabit sa loob ng kusina. Mga pugot na ulo ng tao ang nakapatong sa mga lamesa. May mga pangil at pakpak ang mga kusinerong nagluluto dito. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay nakita ko ang pugot na ulo
nung matandang babae na kumausap sa akin. Pinigilan kong sumigaw sa aking nakita. Agad-agad akong tumakbo sa CR at sumuka sa pandidiri. Lumapit ako kay Rogelio at nagsabing uuwi muna ako dahil ako ay nagsusuka sa aking pagbubuntis. Bago pa siya makasagot ay tumakbo na ako agad palayo. Noong gabing iyon ay nakarinig ako ng kuluskos sa bubong ng aking tinutuluyan. Narinig ko ang boses ni Rogelio na tinatawag ang pangalan ko. Binalaan niya ako. Bumunta ka sa karinderiya bukas! Alam mo na ang sikreto namin! Ang kapalit ng iyong pagkakaalam ay buhay! Kinabukasan, dumating ako sa karinderiya at pati mga customers ay nakatingin sa akin ng masama. Kabuhanan ko na at lalong namimilipit ang aking tiyan sa takot at kaba. Naglalaway sila at tumatawa na tila ba handa ng kumain. Sinalubong ako ni Rogelio at pinapasok sa kusina. Kinakabahan ako at handa ng mamatay ng araw na iyon. Nagulat ako nang ipaliwanag ni Rogelio ang kanilang hinihingi. Kailangan nilang kunin ang buhay na pinakamalaga sa akin kapalit ng aking kalayaan. Nakatitig siya sa akin siya na tila inaantay na isagot kong ibibigay ko ang aking sanggol na anak. Nang binigay ko ang aking sagot, humalakhak na malakas si Rogelio at agad akong pinalaya. Hindi na ako bumalik pa sa lugar na iyon at sumakay agad sa bus pa uwing Maynila. Ilang taon na rin ang nakalipas na mangyari itong kwento na to. Ngunit hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko, makalaya lamang sa mga aswang. Mahal na mahal ko ang sanggol na aking daladala ng ilang buwan. Kaya naman, ang pangalang ibinigay ko ay ang pangalan ng aking dating nobyong si Ernest. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ipinadala ng isa sa ating mga tagapakinig ang ating kwento ngayon. At ito ay tungkol sa isang lalaki na naging suki sa isang bagong lugawan na sa gabi lamang nakabukas, kung saan nababalot ng mga kababalaghan ang pamilyang nagmamay-ari nito. Ako si Carlos at nag-umpisa ang aking kwento nang mahilig akong kumain dati sa isang lugawan na nagbukas malapit sa amin. Lagi akong nakatambay sa labas kapag gabi, kaya naman napansin ko agad ang isang bagong bukas na lugawan sa tapat namin. Ang lugawang ito ay maliit lamang at napansin kong wala halos pumupunta dito. Siguro dahil na rin sa hindi kalinisan ang lugar nito. Naisipan kong subukan pa din ang lugaw dito at nagpakilala agad ang mga may-ari ng karinderya pagdating ko. Nagpakilala silang dalawa bilang si JR at Poleng. Sila ay magkapatid umano at bagong lipat lang sa kanilang pwesto. Buntis si Poleng at mukhang mabait ito. Ngunit may kakaiba kay JR. Mukha itong marumi, malagkit ang mga titig sa mga customer at lagi itong naglalaway. Nang abutan ako ng lugaw, hindi ko na lang pinansin ang magkapatid at agad na tinikman ito. Masarap at malasa ito, ngunit napansin kong medyo matigas ang laman na baboy na nilagay nila rito. Naisip kong maaari kong balik-balikan ang lugawan na ito dahil ayos naman ang lasa at mabait sa akin si Poleng. Naging magkasundo kami, pero nag-aalala ko sa kanya nang may mabalita ang nawawalang babae malapit sa amin. Huling nakita daw ito isang gabi malapit sa lugawan. Kaya naman natakot ako para kay Poleng dahil baka hindi ligtas para sa kanya ang lugar nila. Nagkagulo ang mga barangay nang mahanap ang babae. Nakasako daw ang putol-putol na parte na katawan nito na natagpuan sa mga basurahan. Ang pinakamalala pa ay maraming parte ng katawan nito
ang hindi pa natatagpuan. Ilang gabi din na nagkaroon ng curfew kapag gabi, kaya hindi ako nakakadalaw sa lugawan. Nang makalabas ulit ako, bumisita ako sa lugawan at nangamusta kay Poleng. Pagdating ko, si JR pa lang ang nagluluto. Nakangiti siya sa akin, ngunit nakakatakot ang ngiti nito. Buti na lamang ay dumating agad si Poleng at agad kaming nag-usap. Kinamusta ko si Poleng at nagsabi siyang ayos lang naman daw siya. Ligtas naman daw siya dahil kasama niya ang kapatid niya sa lugawan. Napanatag ako kaya nagkwentuhan pa kami tungkol sa personal na buhay. Galing daw silang probinsya at matagal nang patay ang kanilang mga magulang. Alam daw niya na may pagkawirdo ang kapatid nito, pero malaki ang naitulong nito simula pa nung mga bata sila. Tinanong ko siya kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Natigil ang aming usapan nang dumating si JR. Halatang nanigas sa takot si Poleng nang tumabi ang kanyang kapatid sa amin. Si JR ang sumagot sa tanong ko kay Poleng at sinabing naglayas ang ama ng anak ni Poleng. Pagtayo ni JR, nagtaka ako dahil may inabot na sulat sa akin si Poleng. Nagtaka ako at binuksan ito pag-uwi. Nagulat ako dahil humihingi ng tulong si Poleng. Hindi ako makatulog dahil iniisip kong maigi kung ano ang dahilan ng biglang paghingi ng tulong ni Poleng. Napaisip ako kung ano ang posibleng dahilan bakit parang kinabahan siya nang nagtanong ako tungkol sa kanyang asawa. Napaisip ako kung bakit sila umalis sa kanilang probinsya at baka konektado ito sa ama ng batang kanyang dinadala. Lalo akong napaisip nang may mabalitaan na namang mayroong batang nawawala dito sa amin. Napagtanto ko na simula nang dumating sila ay doon nagsimula ang mga balitang nawawalang tao sa aming barangay. Lumabas ang katawan ng batang nawawala at muli putol-putol at nakabalot ang katawan na natagpuan sa basurahan. Lalo kong pinagdududahan si JR dahil huling nakita daw ang bata malapit sa lugawan mismo bago ito nawala. Binalak kong puntahan na si JR at harapin siya sa kanilang lugawan at para iligtas na din si Poleng kung sakaling nasa panganib ito. Naisip kong baka kaya sila umalis ng probinsya ay dahil pinatay ni JR ang asawa ni Poleng. Nagmamadali akong pumunta sa kanilang lugawan kahit sarado pa ito at balak kong i-record ang magiging usapan namin sa aking cellphone. Pruweba ko ang sulat na inabot sa akin ni Poleng para mapaamin ko si JR sa kung anong ginawa niya. Pagdating ko, nagluluto si JR sa malaking kawali. Nakangiti pa din ito ng nakakatakot. Hindi ko pinahalata na nagre-record ako at umupo muna. Tinanong ko si JR kung nasaan si Poleng. Inabutan lang ako ng lugaw ni JR at amoy na amoy ko ang bango. Sinabi niya sa akin na wala si Poleng dahil nanganak na daw ito. Nagulat ako nang makarinig ng kalampag sa may kusina. Tumakbo agad ako papunta roon at nagulat sa aking nakita. Nakatali si Poleng. Nasa sahig at duguan ito. Umimpis na ang tiyan niya kaya nagtaka ako kung saan napunta ang sanggol. Pagtingin ko sa paligid ng kusina, nagulat ako sa aking nakita dahil puno ito ng mga parte ng katawan ng tao. Halos masuka ako sa aking napagtanto. Sinabog ni JR ang sanggol ni Poleng sa lugaw na ginawa nito. Pinakawalan ko si Poleng nang biglang dumating si JR na may dalang kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata ni JR habang sinisigawan ako na huwag ko daw agawin ang kanyang kapatid.
Madami na daw siyang pinatay para lang may maihain para sa kanilang negosyo. Malapit na niya akong masaksak nang maitulak ko siya. Nakalaban ako at naagaw ang kutsilyo sa kanya. Pinagsasaksak ko siya, nanginginig ako dahil sa kaba at takot. Dumating ang mga pulis at ipinaliwanag nila ang mga nangyari. Naglikom daw sila ng sapat na ebidensya at lumitaw na si JR ang pumapatay sa aming barangay. Nalaman din daw nila na kaya siya tumakas sa probinsya ay dahil pinatay niya ang mga magulang nila ni Poleng. Sa ngayon, binabangungot pa din ako sa posibilidad na nakakain ako ng laman ng tao noong kumain ako sa kanila. Hindi ko maisip kung paanong pati ang sanggol na anak ng kanyang kapatid ay nagawang katayin nito. Ang pinaka nakasusuklam pa dito ay nang nadiskubre ng mga pulis kung sino ang ama ng dinadala ni Poleng. Ayon sa kanila, ilang taong ginagahasa ni JR si Poleng at sarili niyang kapatid. At ang sanggol na inihain ito sa lugawan ay ang sarili niyang anak. Magandang araw. Ako si Blue. Ang ating kwento ngayon ay pinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito ay tungkol sa dalawang mag-asawa na nagtayo ng tapsihan, kung saan nakakaranas sila ng mga kakaibang pangyayari at isang misteryosong bata ang nagpapakita sa kanila. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Rene. Nag-umpisa ang kwento naming mag-asawa nang lumipat kami ng bahay para magtayo ng negosyo. Kami ng asawa kong si Mila ang nagbabantay ng karinderya, habang ang aking nanay ang nagbabantay sa aming anak. May sakit na cancer ang aming anak, kaya naman isa sa dahilan kung bakit kami lumipat sa mas murang tirahan at kumakayod sa tapsihan. Sa umpisa pa lang ng aming negosyo ay pinipilahan na ang aming maliit na karinderya. Medyo malaki ang aming bahay na nalipatan, ngunit may kamurahan lamang ito. Dahil iilan lamang kami, kaya ginawa na naming tapsihan ang harapan. Sabi ng mga kapitbahay ay dati ng kainan ang lugar na ito, ngunit ayaw nilang pag-usapan ang mga nangyari dito. Alam naming mag-asawa na may trahedyang nangyari sa bahay na ito, ngunit dahil gipit kami sa mahal ng gamutan ng aming anak, ay lumipat pa din kami dito. Sa di malamang dahilan, naging mabenta ang aming tapsihan sa barangay. Tila ba nalimutan na nila ang trahedyang nangyari sa aming tinitirhan at marami na kaming naging suki? Ayos na sana ang lahat, ngunit unti-unti kaming nakaranas ng kababalaghan habang tumatagal. Ang unang kababalaghan ay nangyari sa aking asawang si Mila habang siya ay namamalengke. Naghahanap ng mga ipangluluto si Mila nang nakaramdam siya ng kakaiba at bigla siyang nanlamig. May kamay na biglang lumapit sa kanya na para bang siya'y hinablot. Maputi at maliliit na tila ba kamay ng isang bata ang brasong nanghila sa kanya. Nagmadali siyang umuwi at ikinuwento sa akin ang nangyari. Hindi ko masyadong pinansin ang kwento niya at sinabi na baka guni-guni lamang niya ito. Nagsabi na lang ako sa iba na lang mamalengke dahil baka doon lang ang multong iyon. Hindi ako naniwala sa kanyang kwento hanggang sa akin na mismo ito nangyari. Nagbibit-bit ako ng mga gamit sa aming bahay nang makarinig ako ng batang umiiyak. Nagtaka ako
dahil mag-isa lang ako noong panahong iyon. Nangilabot ako nang iangat ko ang isa sa mga dala kong kahon. Dahan-dahan kong binuhat ang kahon at nakita kong may maputlang mga paa ang nakatayo sa aking harapan. Sa pagkakataong iyon ay doon na ako naniwala kay Mila sa kaniyang ikinuwento tungkol sa batang multo. Napaatras ako sa takot at biglang naglaho ang batang multo. Hindi ako makapaniwala na may multo akong makikita at nandito mismo sa bahay na nilipatan namin ito. Halos hindi ako makatulog noong araw na iyon dahil sa takot. Nag-alala kaming mag-asawa, ngunit inisip naming tibayan ang aming loob para sa aming may sakit na anak. Naisip namin na kailangan naming harapin ang multo kung gusto naming buhayin ang aming pamilya, lalo na para sa aming anak. Doon namin napansin na may mga kababalaghan pa ang magpaparamdam sa amin. May mga gamit sa tapsihan ang mga nawawala kahit kalalapag lang namin. Madalas ding namamatay ang mga ilaw kapag kami lang ang taong nagbabantay. Hanggang sa loob ng bahay ay sinusundan kami ng mga nagpaparamdam. Mga umiiyak na tunog sa gabi, mga gumagalaw na kagamitan sa kwarto, at mga malikmata ng batang multo ang lagi nagpaparamdam sa amin. Tinibayan naming mag-asawa ang aming loob para sa ipagpapatuloy ng aming tapsihan. Kaya naman, kahit gabi na ay kumakayod pa rin kami dito. Dahil kahit gabi na ay dinarayo pa din ang aming tapsihan. Inisip na lang namin na baka may dalang swerte ang mga multo sa aming negosyo. Hanggang sa isang gabi, dumating ang taong tutulong sa amin. Si Aling Eva ay kilalang manggagamot at manghihilot sa lugar. Matanda na ang kanyang itsura, ngunit alam mong mabait at matulungin. Saktong pasara na kami noong gabing iyon, kaya wala nang tao bukod sa amin ni Mila. Sa una ay nag-alangan kami ni Mila at hindi siya pinansin. Ngunit nakaramdam kami ng malamig na ihip ng hangin at namamatay-matay ang mga ilaw. Agad kaming nagpatulong sa kanya sa aming karanasan. Nagsindi kami ng mga kandila para madasalan ang aming tapsihan. Umupo kami at naghawak-hawak ng kamay habang si Aling Eva ay nagsasabi ng mga orasyon. Tumirik ang mga mata niya at sinasalaysay sa amin ang mga nangyari sa loob ng bahay na ito. Isang bata daw ang pinatay sa aming tinutuluyan. Ilang linggo itong nabalitang nawawala at dito mismo sa aming karinderya natagpuan ang kanyang katawan. Hindi namin inaasahan na may mas ilalala pa ang kwento. Dahil ang may-ari ng lugar na ito ay nakulong dahil kumakatay ito ng mga tao para ihain sa kanyang lugawan. Ginahasa din daw ng may-ari ang sarili nitong kapatid at kinatay ang dala nitong sanggol. Nangilabot kami ni Mila sa aming narinig. Doon namin napagtanto ni Mila na mabigat ang kasaysayan ng bahay sa aming tinitirhan. Habang kami ay nag-uusap, biglang namatay ang mga kandila at umihip ang hangin ng malakas na nanggaling sa loob ng kusina. Paglingon namin, kinilabutan kami. Sa madilim na sulok na aninag namin ang bata, papalapit ng papalapit ito sa amin hanggang sa nasa harapan na namin ito. Kitang-kita namin ang maputla nitong mukha sa aming harapan. Napasigaw kaming tatlo sa takot. Nagpapatay bukas ang mga ilaw at may malakas na hangin ang umiihip sa loob ng aming tapsihan.
Naririnig din namin ang mga iba't ibang boses na humahagulgol. Tila ba humihingi ng tulong ang mga biktimang naiwan. Imbis na takot, ay lungkot at awa ang naramdaman naming mag-asawa. Naiiyak kaming nagsindi ng mga kandila habang pinagdadasal na makatawid ang mga kaluluwang namatay dito. Ang huli naming nakita ay ang batang lalaking nagpaparamdam sa amin. Tila ba na siya ay nagpaiwan para magpasalamat sa aming pagpapalaya sa kanilang mga kaluluwa. Natapos ang aming pagdadasal at nawala na ang pagpaparamdam ng bata. Ngunit may iniwan itong napakagandang regalo sa amin. Milagrong gumaling ang aming anak sa kanyang sakit at kaya na nitong tumayo. Naisip namin ni Mila na lahat ng biyaya na nakuha namin ay dahil sa batang multo na ginabayan kami. Ngayon ay maayos pa rin ang aming tapsihan at wala nang nagpaparamdam sa amin. Hindi namin inakala na may magandang kahihinatnan ang isang masalimuot na pangyayari. Tulad ng trahedyang nangyari sa dating lugawan sa gabi. Magandang araw! Ako si Blue. Ang ating kwento ngayon ay pinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na tumulong sa kanyang lola sa isang karinderya, kung saan sila ay nagluluto ng espesyal na bulalo na nababalot ng kababalaghan. Ako po si Joseph at ito ang aking kwento. Nangyari ang aking kwento noong ako ay 10 taon pa lamang. Naghiwalay ang aking mga magulang at nakitira kami ni nanay kay Lola Pasing na ilang taong kong hindi nakikita. Si Lola ay tahimik lamang at laging nakababad sa pagluluto sa maliit niyang karinderya sa tapat ng bahay. Hindi kami masyadong bumibisita sa kanya noong mas bata pa ako, kaya naman bago sa akin ang pakikisama kay Lola. Hindi kalakihan ang karinderya, ngunit dinarayo ito ng maraming tao. Nakakapagtaka na kahit nasa bandang looban kami ay pinupuntahan pa din ito. Ang sabi nila, ang bestseller daw ay ang milagrosong bulalo na timpla ni Lola Pasing. Ako ay inatasan bilang tagalinis sa karinderya ni Lola Pasing habang nagtatrabaho si nanay sa umaga. Nababantayan ako ni Lola at nakakatulong pa ako sa kanya. Kaya naman, ilang linggo ko siyang napapanood kung paano magluto ng kanyang bulalo. Nang makita ko kung paano niya ito ginagawa, ay mukhang normal lang kung ito ay titignan. May malalaking buto, mga sahog na gulay, at mamantikang sabaw. Ngunit nang tinikman ko ito, ay may kakaibang linamnam na hindi maipaliwanag. Bali-balita pa na may kakaibang epekto ang bulalong ito. Madaming mag-asawa ang bumibisita sa amin dahil ang mga kumakain daw ng bulalo ay milagrosong nabubuntis. Maraming mga babae ang nagsasabing parang may faith healing daw ang bulalo ni Lola Pasing. Reliyoso si Lola at madami itong mga santo sa bahay. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit napag-uusapan na isa itong manggagamot. Kahit na sumisimbolo ng pagkabanal ang mga gamit na ito, nakakatakot pa din ang mga rebulto ng santo para sa isang batang katulad ko. Isang gabi, napansin kong parang masama ang pakiramdam ni Lola habang kami ay nagliligpit sa karinderya.
Sinabihan namin ni nanay na magpahinga na siya at matulog ng maaga. Pagkatapos kong maglinis, napadaan ako sa kwarto ni Lola at kinilabutan ako sa aking nasilip. Nakatalikod si Lola sa akin at naririnig kong may kinakausap ito sa dilim na tila ba umiiyak siya at nagmamakaawa. Humihingi ito ng patawad at nagsasabi na wag muna siyang kunin nito. Tumayo si Lola at may nilapag na libro sa tabi ng kanyang kama. Nakakakilabot ang librong hawak ni Lola Pasing. May mga ugat-ugat ito at kulay itim na tila ba nasunog na balat ng tao. Binuksan niya ito at nagbasa ng mga salitang hindi ko maintindihan. Natanaw ko din ang hugis ng isang demonyo sa mga pahina ng libro. Kinilabutan ako sa aking nakita. Hindi ko inaasahan na isang madasaling tao tulad ni Lola Pasing ay nagdadasal sa isang demonyo. Hindi ako makatulog noong gabing iyon kakaisip sa mga sinabi ni Lola tungkol sa pagkuha sa kanya. Kaya napaisip ako na baka hindi faith healing ang dahilan ng pagbubuntis ng mga babaeng kumakain ng bulalo niya. Baka dahil ito sa pagdadasal ni Lola Pasing sa demonyong iyon at nagdulot ng milagro sa kanila. At naisip kong baka sinisingil na siya kaya niya sinabing kukunin na siya. Kinabukasan, habang tumutulong ako sa karinderya at sinasalubong ang mga mag-asawa na gustong makakain na milagrosong bulalo, napansin kong nanghihina si Lola Pasing habang siya ay nagluluto. Inalalayan ko siya ngunit matamlay ito at namumutla. Nag-umpisa na akong mag-abot ng mga niluto ni Lola. Maingay sa pagkukwentuhan ang mga kumakain habang ako naman ay nag-aalala sa kalagayan ni Lola Pasing. Napansin kong nakatulala na lang si Lola nang biglang may sumigaw na babae. Tumitili ang babae dahil sa nakita nito sa bulalo. Nagsigawan na din ang ibang mga customer at nagtakbuhan papalabas ng karinderya. Nagalit sila at nagreklamo ngunit umalis na lang nang makitang nanghihina ang may-ari. Si Lola Pasing ay nakasandal na lang sa kinauupuan niya. Nakita ko ang mga butiki at insektong lumulutang sa nakahain na bulalo. Hindi ko alam kung paano napunta ito sa mga niluto ni Lola dahil binabantayan ko siya noong ginawa niya ito. Walang ibang hinalo si Lola bukod sa pagbulong nito habang nagluluto. Ipiniliwanag niya sa akin na ipinamana sa kanya ang libro kung saan tinuruan siya kung paano gumawa ng pagkain na makakatulong sa iba. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa kapag siya ay namatay. Tinawag ako ni Lola para magpatulong na itayo siya at dalhin sa kwarto niyang puno ng mga santo. Nararamdaman na daw niya ang pagsundo ng demonyo sa kanya. Natigil ang aming usapan nang biglang makaramdam kami ng kakaiba sa mga rebulto. Pakiramdam namin, nakatitig sa amin ang isang rebulto ni Mama Mary at kakaiba ang aming nararamdamang takot. Halos atakihin ako sa puso nang biglang gumalaw ang mga mata nito at tumingin sa amin ni Lola Pasing. At lahat ng rebulto ay biglang gumalaw ang mga mata. Hindi ako makagalaw sa takot habang si Lola Pasing ay nanghihina naman at hindi rin makagalaw. Nagbagsakan bigla ang mga rebulto sa buong kwarto at lalo akong nanginig sa takot. Napasigaw na lang ako nang biglang may nagpakita sa aming harapan.
Isang demonyo ang lumitaw sa kwarto ni Lola Pasing. Nagmamakaawa si Lola na huwag siyang kunin at pakawalan ang kanyang kaluluwa. Nais lang naman daw niyang tumulong, kaya niya nagawa ang mga bulalo. Tumawa lang ng malakas ang demonyo at bigla itong lumapit. Pinalutang nito si Lola Pasing na parabang ito ay nasasakal. Hindi makahinga si Lola at humihingi ng tulong sa akin habang tinuturo ang libro. Agad kong kinuha ito at sinilaban gamit ang kandila sa altar ng kwarto. Nagsisigaw ang demonyo na tila ba nasusunog ito hanggang sa ito ay maglaho. Bumagsak ang katawan ni Lola sa sahig at hindi ito gumagalaw. Ginigising ko si Lola at naramdaman kong hindi din siya humihinga. Humingi agad ako ng tulong sa kapitbahay at pilit na tinatawagan si nanay. Pagdating ng mga ambulansya at pulis, ipinaliwanag ko ang mga nangyari, ngunit hindi sila naniwala sa isang batang tulad ko. Sinabi nila sa akin na stroke ang ikinamatay ng aking lola at may mga witness na mga customer na nakitang nanghihina ang matanda. Ilang taon na rin ang lumipas. Nakapag-asawa na ako at hanggang ngayon, pilit ko pa din kinalilimutan ang mga naganap noong bata ako at tanging asawa ko na lang ang nagbibigay saya sa akin. Ang tanging problema lang ay hirap kaming magkaanak. Kaya naman, hindi niya dapat malaman ang sakripisyong kailangan kong gawin. Maibigay lang ang anak na matagal na naming hinahangad ngayong siya ay nagbubuntis. Dahil hanggang ngayon, tanda ko pa kung paano gawin ang milagrosong bulalo ni Lola Pasing.